Hey guys, good afternoon. Mayroon lang lumabas na message. May nag-post regarding dito sa ABS-CBN naman to eh. Nakalagay dito, ayon sa aking friend na manager sa ABS-CBN na matigas ang plano ng mga Lopez para patalsikin si Pangulong Duterte pagkatapos ng ECQ sa Metro Manila at mangyayari uli ang nangyari kay Marcos. Pinasara niya ang ABS-CBN noon at magkakaroon nga ng people power. Buong puwersa ng mga talent ng ABS-CBN kasama at siguradong hatak ng mga tao nagpapatalsikin kay Duterte. Wait lang. Nakakairita to. Unang-una sa lahat, gusto ko lang malaman, ano bang gusto niyong patakbuhin? Gobyerno o mga businessman? Mga businessman na ba at mga artista ang magpapatakbo sa bansa natin, hindi na gobyerno? Wala na tayong power ng gobyerno? Pag nangyari to, pulpul talaga ang gobyerno natin. Tanga talaga, di ba? Hindi lang tanga, pulpul pa, bobo, mga inutil. Talagang pag nangyari ang gusto ng ABS-CBN, inutil talaga yung gobyerno natin pag nagkataon. Di ba? Napakadali naman eh. I-confile nyo kung ano yung dapat. Kunin nyo yung dapat. Ayusin nyo yung dapat. Mabubuksan kayo ulit. Di ba? Eh kaso lang lumalabag kayo eh. Tapos yung mga, i-analyze nyo yung ginagawa nyo, yung mga ginagawa ng artista nyo, ang sabi ng artista nyo, yung mga pinangko-compare nyo, school, classroom, at saka yung sasabihin nyo na kayang sagutin ng grade 2, i-compare nyo naman dun sa tama, yung accurate dun sa sinasabi nyo. Diba? Accurate kung ano man yung tipong kaso nyo talaga. I-compare nyo kay GMA. I-compare nyo kay TV5. Bakit wala silang bunganga? Diba? Kayo pa ang galit? ABS pa ang galit? Kayo na nga yung may kasalanan? Ano? Pababayaan na lang natin ganito? Pababayaan na lang natin na sakupin ng mga tao na negosyo lang ang hilig? Anong pinambabato nyo sa email na maraming natulungan ng ABS? Bakit? Galing ba yun sa bulsa nyo? Hindi. Hindi yun galing sa bulsa nyo. Galing yun sa mga donasyon. Donasyon ng ibang tao. Pwedeng artista. Pwede kung sino yung mga mayayaman dyan. Mga donasyon nila yung mga pinamimigay nyo. Kaya binubunyag nyo. Diba? Kaya nga, andyan si Sharon na nagko-concert. Yung mga nagko-concert, nagbibenta ng damit. 'Di ba? Para lang maibigay sa mga donasyon nyo. Yes, yung mga naitulong kayo, yun. Pero huwag nyo isumbat sa tao ang mga naitulong nyo na galing sa donasyon para lang mapawalang sala kayo. Ano, talagang pulpul na talaga yung pamahalaan natin habang buhay ng pulpul? Kasi matatakot? Matatakot ang gobyerno sa mga malalaking businessman? Matatakot na sila? Kasi sa eleksyon, sila, yung mga businessman na yun yung mga nagbibigay ng donasyon? Ganun ba? Anong iniiyak nyo? Siguro mas iiyak pa kami pag lahat ng SM malls sa buong Pilipinas magsasara. Eh sige, compare natin kay SM Malls. Magsara lahat yung SM Malls. Ilan ang empleyado ng SM Malls kumpara sa ABS? Sabihin natin, yung prangkisa ni SM Mall, hindi na rin yung lahat ng SM Mall magsasara. Eh, gera talaga yun, worldwide too. Pero kayo lang, isang establishmento, sabihin natin 11,000, sige. Sabihin natin 11,000 ang tao nyo. Pwede naman kayo magbukas ulit eh.
Basta yun nasa tama lang. Actually, meron akong factory dati. Factory na establishment. Marami nagrarally doon. Kasi hindi binabayaran ng overtime, walang bayad ang Sundays, ang dami-dami reklamo, hindi minimum rate. Napasara sila. Nagrally yung mga tao. Pero, nung binayaran nila at maayos lahat ng mga benefits, nabuksan ulit. Mas maganda pa. Mas pinipilahan pa sila ng mga empleyado. Pero kayo, tignan nyo, naghihikayat pa kayo ng, oo, laban natin to. Laban nyo yan. Bongga, laban nyo talaga yan. Kasi, sino ba naman gustong taong mawalan ng trabaho? Pero, bago nyo sabihin na laban ng buong bansa, itama nyo muna yung mali nyo. Nakalagay pa dito sa email nyo, statement of the cease and desist order issued by the NTC to ABS-CBN. Millions of Filipinos will lose their source of news and entertainment when ABS-CBN is ordered to go off air on TV and radio tonight, May 5, 2020, when people need crucial and timely inform that the nation deals with the COVID-19 pandemic. Teka lang ha, FYI lang, iisang istasyon lang kayo. Andyan pa ang GMA, bakit hindi ba totoo yung balita nila? Andyan pa ang TV5, hindi rin ba totoo yung balita nila? RPM9? Ano pa? Ang dami, hindi lang kayo nag-iisa. Sana kung katulad kayo ng SM, lahat ng SM magsasara. Ang dami talaga mawawala niyan. Mula sa damit, makeup, pagkain, marami magwawala. Pero matutuwa ang Pure Gold, matutuwa ang ganyan. Kasi sa kanila pupunta. Ganun din yung mga kalaban nyo. Kaya kung gusto nyo na maging maayos ang lahat, hindi nyo dadaanin dyan sa sinasabi nyo na ano na yan, na gera-gera yung mga rally na yan. Papapatay si Pangulong Duterte, mga rally, mangyayari na naman yung Marcos na yan. Ibig sabihin, pag may pumutol ng sungay nyo, puputulin nyo rin yung sungay nila. Kakaiba eh, no? Kakaiba, ano? Kayo na yung batas? Kayo na yung presidente? Kayo na yung Diyos? Para kayo yung masunod? At ang gobyerno, pag hinadlangan o inano ang mga businessman, pag sinangga, anong ibig sabihin nun? Mawawala na ang gobyerno? Mawawala na pala ang gobyerno pag ang mga malalaking businessman na walang iya, na hindi nagbabayad ng kung ano man yung dapat yung bayaran, mawawala sa earth, mawawala sa mundo. Ibig sabihin, kayo pala ang hari ng Pilipinas, hindi pala mayor, hindi pala presidente, hindi pala ang gobyerno. Wala palang silbi ang gobyerno, mga bobo, mga pulpul pala mga gobyerno. Basta sinangga ang mga businessman, malalaking businessman. 'Di ba? Ayaw nyo palang ipasara kayo eh. Ayaw nyo palang nasisita kayo. Pero bakit hindi nyo ginagawa yung tama? 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, yan, na sasabihin na meron kayong protesta matapos lang ang COVID. Iniisip nyo yung protesta eh. Pero hindi nyo naiisip kung ilan na yung namamatay. Concern ba ang tawag dyan? Concern ba ang tawag dyan? ABS? Na nakaka-eri kayo eh. Nakaka-eri kayo sa YouTube, sa social media. Nakaka-eri kayo. Pero ang iniintindi nyo, yung pagsasara nyo, oo, yun ang iniintindi nyo. Pero sana, sa kabila ng pandemic na to, total naman, nag-hearing na kayo dyan, ayusin nyo bago nyo isipin yung nagpapakalat kayo ng rally sa EDSA. Diyos ko, traffic na nga sa EDSA, babalik na ba yung mas malala? Baka out the first day na wala ng COVID-19, na wala ng EMQ. Andyan na kayo eh. Traffic na kayo eh.
Kayo na yung unang-unang nagsasalot eh. Alam niyo kaya walang modo yung ano, yung mga artista nyo. Kasi wala ring modo yung mga namamahala, yung mga presidente. Kaya pag yan napayagan, si ABS napayagan na magbukas ng walang binabayaran kung anuman, ay, isa lang ibig sabihin yan. Walang silbi ang pamahalaan, pulpul ang pamahalaan. Kaya nga si Noynoy Aquino, tinawag niyong walang silbi, di ba? Kaya nga tinawag niyong pulpul, di ba? Kaya nga walang silbi sa Pilipinas eh. Kasi sa panahon niya, wala na palang prangkisa, nakabukas pa kayo. So, anong gusto niyo? Lahat ng pangulo maging katulad ni President Noynoy Aquino na walang silbi, sasabihan na walang silbi. Actually, walang presidente na hindi nasabing walang silbi. Lahat may silbi. Yung mga tao lang sa paligid niya na sumisilaw sa kanya sa kapangyarihan ang nagpapatakbo sa kanya. Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, yan si Noynoy Aquino. Ano lang yan eh, nasilaw. At saka yung mga tawag dito, mga businessman, hawak nila sa liig ang gobyerno kasi nasa utak nila kaya niyang bayaran. At nasa utak nila, ang gobyerno kailangan ang mga businessman pagdating ng eleksyon para magsuporta sa eleksyon nila. Tama ba? Ganun lang kasimple. Tapos meron pang sinabi dito na ano eh, yung merong isang artista na nagsabi na talagang sinadya ng ABS-CBN na hindi magbayad para masabi na lugi sila at hindi nila mabayaran yung mga pagkakautang nila. Eh, ganun naman pala. Eh, anong hinahabol-habol nyo pa dyan sa Kongreso? Huwag nyo nang habulin. Ibenta nyo na. Para kunyari talagang lugi kayo. Kunyari lang naman, diba? Ibenta nyo sa iba, pagkabil ng iba, magbubukas ulit sila, i-ere ulit sila, edi may trabaho na yung mga artista nyo, mga crew nyo, problema nyo. Ang laki-laki ng problema nyo. Ano ba to? Balak ba to ng kung sino man? Ito lang hula ko. Kinalaman na naman to sa ano eh, sa government. May nagpapalabas nito, may nagpapakana nito para sabihin, pag pumayag si Pangulong Duterte na mabuksan kayo ulit at payag sila sa mga ginagawa nyo, ang gagawin nyo, aanuhin nyo si Pangulo. Magagalit kayo sa kanya kasi pinayagan yung mga masasamang ganyan. Sa susunod na eleksyon, hindi na iboboto ang mga Duterte kasi sasabihin, kampi sila sa mga dilawan o kampi sila sa mga hindi magandang gawain. Ganun lang kasimple yun. Pag inanalyze mo minsan, ang bawat hakbang nila, lalo na dun sa mga email-email ng ABS, ginagawa nyo, nagpapaawa kayo sa mga tao para kampihan kayo, para yung simpatsya nyo, simpatsya ng mga tao, mapunta sa inyo lahat. Pwede naman lahat eh. Lahat pwede kami makisimpatsya sa inyo. Kung tama kayo. Pero kung hindi kayo tama at mga bastos sa mga artista nyo, yung mga hinahangaan namin, yung mga binibenta nyo sa amin, mga binibenta nyo sila sa amin eh, kasi kung hindi kami hahanga sa kanila, wala kayong kikitain. Diba? Bali, wala lahat yun. Kaya yun. Kinukuha niyo yung simpatsya namin para sumama kami sa inyo at yun na yun, lahat-lahat. Diba? But, wala namang sana magiging problema ang lahat. Kung susunod kayo sa dapat yung sundin. Yun lang, napakasimpleng bagay. Pinaiikot-ikot niyo yung mga tao, pinapaikot-ikot niyo kami. Para ano? Sabihin namin walang kwenta ang gobyerno? Oo. Walang kwenta ang gobyerno pag pumayag
ang gobyerno sa sinasabi niyong buksan kayo kahit wala kayong prangkisa. Suntok sa buwan yun. Tsaka suntok sa mukha yun ng Pangulong Arroyo. Ay, ni Pangulong Duterte. Bakit? Kasi pinayagan ng isang malaking kumpanya sa illegal na gawain. Samantalang, ang maliliit na tao katulad lamang ng driver's license, walang prangkisa ang bus, walang rehistro, hindi na po pwede. Illegal na. Ibaban na. Kukunin na yung sasakyan. Kukunin na yung lisensya. Diba? So unfair. So unfair sa lahat ng mga tao. So unfair din sa GMA, sa ibang channel. Pag yan, pinayagan ng pamahalaan na umere nang hindi pa nasisettle ang mga kailangan nilang isettle. Nakakagigil kayo. Yun lang ang masasabi ko. No? Yun lang naman ang sarili kong opinion regarding sa mga nasasagap ko sa Facebook. So, kung meron man kayong tinatangkang kilos laban sa pamahalaan, nasa sa inyo yan. Pero napakatanga ng taong sisimpatya sa inyo sa mali niyong gawain. Yun lang. Napakatanga. Lalo na yung pag-rally-rally na yan. Mga artista niyo, syempre, mag-rally. Pero bago kayo mag-rally, tiyakin niyo muna na kumpleto lahat ng requirements niyo, na tapos na lahat. Diba? Na-clear na lahat. Kunyari, clear na lahat. Lahat yun eh. Ginawa niyo na ng paraan, pero ayaw pa rin. Eh, may karapatan na kayo para umangal pag ganun. Pero pag wala, pag hindi kumpleto at gusto nyo kayo lang yung masunod, gusto nyo kayo na yung pumalit sa presidente, ay magtigil kayo. Hindi pa tanga ang lahat ng Pilipino. Kung tanga yung iba, huwag nyo lahatin. Huwag nyo lahatin. Hindi pa kami tanga lahat. Yun lang. Yun lang. Na high blood na naman na catch. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye, ABS.